everyone! Welcome back sa aking channel. Today, I will be sharing with you my recent Zeesea cosmetics haul. Actually, pinadala ito sa atin and second time na tayong pinapadala ng brand. So, thank you so much. Super generous nila and gusto kasi nila talaga na ma-share namin sa inyo yung mga products nila, which is available sa Shopee and I think sa Lazada din. Pero ginawa ko yung transaction ko sa Shopee, so ililink ko na lang lahat or ilalagay ko lang sa description box lahat ng links ng products na ipapakita ko sa inyo for today's video. So simulan na natin. Meron ako itong 7 products. Tapos mag-i-insert na lang ako ng mga clips wherein ginagamit ko sila. So first is itong multi-effect makeup primer. This one is yung purple or yung violet na shade nila. So yung mga primer ni Zeesea, guys, iba-iba din yung purpose niya. Meron yung parang ma-yellow, meron yung green for redness. Ito naman pag dull, gusto mo ma-brighten ng konti yung face mo, which is lagi kong issue. Kaya nga parang, di ba, super lover ako ng mga tone up cream. So kaya ito yung ni-request ko sa kanila because super, super perfect siya. Lalo na kung, yun nga, medyo dry, medyo dull, tapos parang kulang sa pagka-brighten yung face mo, tapos yun nga, kailangan mo mag-makeup. So this is the perfect primer. Next naman is itong the British Museum na eyeshadow palette. Ito yung nagustuhan ko, guys, because super impressive nung pagkakapress ng mga powder sa pan. As you can see, talagang ano, sobrang malinaw yung pagkakapress ng designs, ganyan. Aesthetically, maganda siya, and at the same time, pag ginamit, maganda rin siya. Yung mga shades na available, very wearable sa pang-araw-araw. This is the shade number 12, or ito yung pan na number 12. So, kung bet nyo medyo purplish, pinkish, na may mga browns naman, diba, why not? Ito yung kunin yung palette. Next na eyeshadow palette na meron tayo is the Colorful Animal 4-Color Eyeshadow. Ito naman, guys, sobrang nakitan lang talaga ako sa packaging niya. Tingnan nyo, may pusa and super cute talaga and kulay pink siya. Pag in-open, of course, may mirror na kasama and ano siya, 4 pan na eyeshadow. Super ganda rin ang napili kong shades ang palette because wearable din siya pang araw-araw. Kahit ito lang, tapos lagyan mo lang nitong glitter or shimmery shade na to. Super okay na, which is, actually yun yung ginagamit ko right now, brown lang at saka yung shimmery shade from this palette naman yung gamit ko. Tatry ko pa to very soon kasi hindi ko pa siya na-swatch ever kasi sobrang nakikutan talaga. Parang ayoko siyang galawin. Sobrang outstanding ni Zeesea sa mga ano, sa mga packaging. And even the products naman, marami akong nagustuhan sa line nila. Though, hindi lahat ng nagamit kong product ni Zeesea ay 100% marereko ko. But, of course, majority naman, in fairness, good quality naman. Next is itong concealer. Meron siyang 3 grams, guys. And ilalagay ko lang sa description box yung pinaka-shade niya because hindi ko na makita sa packaging niya. Ito yung shade niya. Honestly, may pagka-peach siya for me. Parang yung tingin ko sa photo sa Shopee is ma-yellow. But nung nilalagay ko na sa under eye ko, parang ang ganda niyang pang-cancel ng mga darkness ng mga, for example, kahit pimple marks, ganyan, or under eye, ganyan, okay siya. Then, I have here the eyeliner. Ito naman, guys, kulay gray. Ayan. As you can see, hindi siya yung pinaka-vavavoom na black because natuwa talaga ako sa kulay niya. Ayoko muna ng mga black-black. Gusto ko muna mag-explore ng ibang color ng eyeliner. Tapos, yan yung gamit ko right now. Kung papansin nyo, very ano lang siya, parang dull na brown-black shade, ganyan, which is okay din for everyday kasi hindi masyadong harsh, hindi masyadong, ano ba, hindi masyadong black na black yung eyes mo, so yun. Then, I also have here the Silky Liquid Blusher. Ang shade nito is number 1 Sakura, if I'm not mistaken. Parang yun lang yung available shade nila ngayon sa Shopee. Ito naman yung shade niya and very blendable. Actually, guys, pwede siyang substitute sa NARS Orgasm na blusher din. Kasi meron din siyang gold specks ng parang mga shimmer or glitter whatsoever. Tapos yan, pink siya. And pag binlend mo, naiiwan yung mga shimmery gold na parang ganun din yung effect ni NARS Orgasm. And marami naman ang nag-dupe doon. So, ayan, I think isa to sa pwedeng maging dupe for such blush na, alam nyo na, sobrang mahal niya. But this one is like parang, I don't know, less than 200 pesos lang yata. And meron siyang 4 ml. Last product from the haul is itong Living Colorfully Mist Matte
lipstick. Ito naman guys, as you can see, and even sa mga snippets natin, perfect MLBB shade siya. Ito yung kanyang shade, diba? Ang bongga. And tinry ko din to nung nakaraan sa cheeks as blusher. Okay din, nag-ano naman siya, nag-blend naman easily because medyo velvety yung kanyang texture. Hindi siya yung kagaya ng mga liquid lipstick na nagsiset agad. So, pwede nyo siyang gamitin, I think, even sa eyelids nyo. Kung gusto nyo ng wash of color na medyo, alam nyo, monochromatic yung look. Tapos, gamitin nyo din siya sa cheeks and sa lips. So, yun. Meron ka ng monochromatic look. Tapos, dagdagan nyo lang nung mga glittery, ano, pans and shimmer shades from kung ano mang eyeshadow yung makuha nyo. Because, I think, yung mga eyeshadow nila, combination lagi ng matte and glittery shade. So, yun lang lahat, guys, yung mga products na shinare sa atin ni Zeesea. So, marami pa akong ibang products na natry sa kanila. Ililink ko yung video down below para makita nyo rin yung last haul and at the same time yung try on din ng makeup na pinadala nila sa atin. I think last year pa yon. So, sana every year, Zeesea, no? Joke lang, but yeah, sana talaga try nyo yung mga products nila kasi mura lang at saka even yung ibang vloggers, ay kita ko tinatry and ginagamit na rin yung Zeesea brand. So, yun, mukhang kalat na rin siya. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and I will see you on my next video. Bye!